isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Siawit kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Siawit kayo sa Panginoon, sandaigdigan. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo. Kaya naman bilang paghahanda sa ating banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga kasalanan at hilingin natin ang awa at pagpapatawad ng ating pong Jesus Nazareno. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig, anupat nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig, upang tanging para sa iyo makapamuhay ng may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami nawang tumatahak sa iyong landasin, ay makalasap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Salonika. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik niya namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nila'y ito'y hula o pahayag, o kaya'y sulat na galing sa amin. Sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kanino man. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita. Pinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Aliwin na kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa kanyang habag, ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Panginoon, siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutan ay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratan. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Magsitayo po ang lahat. Salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Saaban ninyo mga iskriba at mga pariseo, mga mapag-imbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapu ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Saaban ninyo mga iskriba at mga pariseo, mga mapag-imbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahut-hut ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan at magiging malinis din ang labas nito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong araw na ito, patuloy nating maririnig si Jesus na tinutuligsa pa rin ang mga pariseo at iskriba. Ano? Ilan ito sa mga pagkakataon na makikita natin na nangangaral ng merong otoridad? O sabihin na natin, may kulay ng pagkagalit si Jesus. Ano? Kaya naman, sa mga ganitong pagkakataon, makikita natin ang mga pariseo at mga iskriba bilang mga sawimpalad, kawawa, kaawa-awa. Itong pong pagtuligsa o pangangaral ni Jesus na ito na kanyang ginagawa sa mga pariseo at iskriba
ay yung hindi po yung tipong magkaroon lamang ng pag-uusapan, magkaroon lamang ng eksena, no, yung mga nangyayari ngayon lalo na sa social media, yung para lang maging viral ba? Diba? Para lang maging magkaroon ng maraming likes, magkaroon ng maraming share, gagawa ka ng kung anong eksena. Hindi po ganon ang nais ni Jesus. Ano? Bakit? Sapagkat meron pong gustong puntuhin si Jesus. Gustong may ituro si Jesus sa mga Pariseo at Eskriba at syempre para rin sa ating mga nakikinig sa kanyang salita. Unahin na po natin yung pagbabayad ng ikapu, pero nakakalimot naman ng ibang gawain. Ang mga Pariseo at Eskriba, no, ipinagpapaliban ang mga mabubuting tungkulin na kinakailangang gawin, katulad ng katarungan o yung pagbibigay ng awa o ng habag sa kapwa at higit sa lahat yung katapatan. Hindi naman po malayo sa nangyayari sa atin ngayon. Ano? Hindi nyo napapansin, no? Na kapag ka merong kakayanan ng isang tao na magbayad o merong, sabi nga, nakaluluwag-luwag, lalo na sa aspetong pinansyal, no? Ay, maghuhulog na lang ako ng donasyon sa simbahan, no? O kaya magpo-forward na lang ako dahil naka-online ako, no? I-GCash ko na lang sa kanila, no? Wala naman pong mali doon sa magbigay ng donasyon. No, actually, ang simbahan ay nabubuhay sa kagandahang loob na mga magdo-donate. Pero, hindi naman makalapit tayo sa sakramento. Lalo na, available naman na ngayon. No? Maari tayong pumunta, lalo na sa sakramento ng kumpisal. Minsan, pakiramdam natin, no? Aminin man natin o sa hindi, parang minsan tinitignan natin yung mga ibinibigay natin sa simbahan bilang, ay, kapalit na lang yan ng pagkakasala ko. Magbibigay na lang ako. Hindi po dapat ganon, hindi ba? Dapat tamasahin pa rin natin yung grasya na nagmumula sa sakramento. Ang tanggapin si Jesus sa Eucharistia at tanggapin ang biyaya ng pagpapatawad sa sakramento ng kumpisal. At doon, mas tunay na magiging kapakipakinabang yung ating yung pagkakaroon ng grasya ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento. Binanggit din ni Jesus yung tungkol sa paglunok ng mga niknik. Nakaiwas nga sila sa paglunok ng niknik dahil sinala nila yung iniinom nila, pero hindi naman daw sila nakaiwas na makalunok ng kamelyo. Ano ibig sabihin nito? Ang mga Eskriba at Pariseo nakatutok ng husto sa mga ritual na di naman gasinong mahalaga. Pero syempre sa atin po ngayon, no, importante yung kalinisan, lalo na sa panahon ng pandemya. Pero nung panahon ni Jesus, doon sila nakatutok sa mga ritual, no? Tulad ng pagsasala ng anumang maliit na dumi sa kanilang iinumin. Ayun nga, nakaligtas ka sa dumi, pero ang sabi, hindi ka naman nakaligtas doon sa malaki na karumihan na makikita sa ating kalooban. Hindi naman po alintana na may mga pagkakataon na nakikita tayo o baka nagagawa din natin na nandadaya tayo ng ating kapwa. Yung mansamantala tayo ng mga maliliit at magsinungaling sa iba. Hindi man sila nakalunok lang namok, pero yun nga, yung kamelyo na itinuturing na madumi noon, no, ay siya namang dambuhalang nakabara sa kanilang mga kalooban. Ano, isang pagpapakita ng simbolo na meron palang mas malaking dapat tanggalin na karumhan o karumihan sa katawan ng tao. Ito po yung sinasabi ni Kristo na sa mga Pariseo na nililinis nila ang labas ng tasa at pinggan at hindi ang loob ng mga ito. Ito po ay patungkol sa panlabas at sa panloob na katayuan o disposisyon ng bawat tao. Minsan, di ba, no? Aminin man natin sa hindi, gusto nating pagtuunan ng pansin kung ano yung makakaganda o makakapogi sa atin. Gagastos tayo sa ating mga kutis, lahat na nang pwedeng ipahid, ipapahid natin para mabanat-banat ng kaunti ang ating balat at magmukha tayong young and fresh. Pero nakakaligtaan natin na mayroon mas dapat linisin at yun ang dapat unahin, ang ating mga kalooban.
Pansinin po natin itong pagtuligsa o pangangaral na ito ni Jesus sa mga Pariseo at Eskriba, no? Dahil ito ay tanda, minsan nakikita natin in itself na ito ay pagpapagalit lamang, pero hindi. Ang totoo niyan, kaya binibigyang pansin ng ating pong Jesus Nazareno ang kanyang pangangaral sa mga Eskriba at Pariseo, at marahil sa panahon natin ngayon sa bawat isa sa atin, no, ay sinasabi niya rin ang mga salitang ito sapagkat may malasakit siya sa atin. Malinaw kay Jesus na meron tayong likas na kabutihan sa ating mga kalooban na minsan natatabunan ng kung ano ang mga inilalagay natin sa ating mga sarili, kung ano ang pinaprioridad natin sa buhay. At ngayong araw na ito ay pinapaalala sa atin ni Jesus, unahin muna nating linisin ang ating kalooban. Ano? Minsan meron nga akong kaibigan, no? Sabi ko, parang ang glowing-glowing mo. Sabi niya lang sa akin, Father, prayers lang po yan. No? Marahil ito ay isang biro, pero tingnan natin sa ating mga sarili, may katotohanan ito. Unahin nating atupagin yung kalinisan ng ating kalooban at siguradong magraradyate o makikita ito, maipapamalas ito sa ating panlabas na kaanyuan. Hindi mo na kailangang magpilit. Hindi mo kailangang i-effort yung sarili mong kagandahan o kapugian kasi lalabas at lalabas ito dahil ito yung nasa kalooban natin. Mga kapatid, ito yung grasya na nais nating hilingin mula sa ating Panginoon sa pagtanggap natin sa Kanya ngayon sa Eucharistia. No? Na tayo ay makinig, matutong makinig sa mga paalalang ito ni Jesus na Kanyang sinasabi sa mga Pariseo at Eskriba, na marahil ay sinasabi niya rin sa atin ngayon sa ating buhay. Maging abala sa mga bagay na importante, lalo sa pagiging banal at sa paglilinis ng kalooban, hindi sa panlabas lamang na kanyuan. Linisin ang kalooban at hayaang ang kabutihang ito ang maipamalas natin sa panlabas nating kaanyuan. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, natitipon bilang bayad ng Diyos, dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama at manalig tayo na Kanyang pagbibigyan ang ating mga kahilingan. Ama, basbasan mo ang taus-puso naming pananalangin. Ama, basbasan mo ang taus-puso naming pananalangin. Ang simbahan naway maging gising sa Kanyang tungkulin na ipalaganap ang katarungan para sa lahat sa pamamagitan ng Kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang pagbibigay ng serbisyo at pagsasakatuparan ng mga programa para sa mga mahihirap at napapabayaan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga empleyado at mga manggagawa naway maging magalang at magpakatotoo sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatagpo ng paglingap at kapanatagan mula sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga lumisan na sa buhay na ito naway magkaroon ng walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa kalangitan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ama naming mapagkalinga, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig
at lagi kaming maglingkod sa iyo ng may kagandahang loob at katapatan sa aming puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Naalak at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin ng iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Rosa de Lima, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais kami ay makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni Santa Rosa ng Lima at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you. This night of exile, stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus. This night of exile, stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me. The unique joy of my heart, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa de Lima upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Thank you.
buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na, amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na, amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka na. Maaari na pong lumabas ang mga nakatayo sa gilid at likod ng ating simbahan.